Ito pa rin po ang Pagbabago 2010, ang special coverage ng eleksyon dito po sa TV5. At ngayong araw ay may mga partners din tayo, marami tayong partners para maging successful itong ating coverage. Kasama natin dyan ang Lente, ang iAcademy, EPLDT. Yes. Kasama rin ang MBC, DZRH, PLDT Smart Foundation, StratBay, at Audio Wab. So maraming salamat sa ating mga partners. Samantala, tuloy-tuloy po nga ang ating special coverage. Bumoto na po si Mayor Jejo Marbinay at iba pang kandidato dyan sa may bahagi ng Makati. So mamaya-maya makakasama natin doon si Naomi Dairit. Kasama natin si Naomi. Bumoto na nga ila sa mga tumatakbong kandidato dito sa lungsod ng Makati. Una nating nakita itong si Attorney Erwin Henwino na bumoto sa may Benigno Aquino School at siya nga po ay tumatakbo bilang mayor na lungsod. Dati na po siyang tumakbo bilang congressman noong 2007 pero hindi po siya pinalad at ngayon nga ay sinusubukan niya ang pagkaposisyon nitong mayor. Okay naman daw ang naging proseso ng kanyang pagboto kanina no, at naging madali lang ang kanyang pagboto. Pero kanina, itong kanyang katunggali na si Vice Mayor Ernesto Mercado ay nagkaroon naman ng konting katagalan dito sa pagboto niya sa may Pembo Elementary School. May mga nagreklamo pa nga sa kanya ng mga senior citizens at mga disabled dahil nga hindi sila nabigyan ng mga priority o special lane sa pagboto nga ngayong automated elections. Maliban sa kanya, Cheryl, no, ay nakita na rin nating bumoto bago magtanghali itong si dating congressman Agapito Butch Aquino sa may Nemesio Yabut Elementary School kung saan nakaranas din siya mismo na maghintay ng matagal dahil pumila rin siya doon sa nasabing eskwelahan. Buti na lang nga daw ay kasama siya doon sa sektor ng mga senior citizens at nabigyan siya ng priority kahit papano. At nagpahayag naman siya ng pagkadismaya sa tinatakbo ng automated elections at pakinggan naman po natin ang mga observations sa mga tumatakbong kandidato kanina. They should have perfected it before going through the real Makoy. Kaya para sa akin, unprepared pa. Isa rin sa maagang bumoto kanina itong mag-amang Mayor Jejo Marbinay at si Junjun Binay na tumatakbo nga sa pagka-mayor dito sa lungsod ng Makati. Bago sila pumunta sa may San Antonio High School para bumoto, ay dumalo muna sila sa isang misa para ipagdasal nga na magkaroon ng isang malinis na eleksyon itong 2010. Narito naman yung pahayag po ni Vice Presidential Candidate Mayor Jejo Marbinay. Hari nawa itong mga pandarayan ito hindi makakasira doon sa talagang tunay na damdamin ng mga botante natin. Cheryl, sa ngayon nandito pa rin tayo sa may Makati High School at napakatindi ng init ngayon at kung inyong mapapasin sa akin likuran ay medyo kakaunti lang yung mga taong pumapasok ngayon. Siguro mamaya-maya no, alisin muna nila yung init no para naman kahit papaano ay maging mapadali yung kanilang pagboto mamaya dito sa may Makati High School. Cheryl? Maraming salamat sa iyo, Naomi Dairi. Nakita natin no sa mga binanggit ng iba't ibang mga bumoto no, lagi nilang sinasabi na kulang sa preparasyon. Sana before the real Makoy, sabi nga ni dating congressman na Butch Aquino na sana daw bago yung real Makoy nagtesting talaga. Kaya lang wala tayong oras eh. Sabi ng COMELEC, no? We had to hit the deadline, May 10, dapat matuloy yung eleksyon. At ngayon naman, ito yung mga salitang ayaw natin marinig ngayong araw na to, ang tinatawag na failure of elections. Pero tatlong munisipalidad sa Lanao del Sur ang nagdeklara nito. Yan at ang bayang Masu at Sultan Dumalundong. Ayon po yan sa Lente. Nako, at magulo rin daw ang botohan sa ilang clustered polling precincts sa Sulu. At nariyan ang anuling, ang kaunayan, ang tanong, lahat sa munisipalidad ng Patikol. Ayon sa Lente rin po yan, may mga armas at yung huling cluster, hindi na pinayagan ang mga poll watchers na makapasok doon sa loob ng polling place kung kaya't medyo nagkakagulo. At kasulukuyan pong biniverify po natin ang mga reports na ito. Unti-unti po pumapasok yan at maraming paraan po. Pwede kayo tumawag sa aming hotline. Ibibigay namin sa inyo mamaya yung mga numerong yan. At pwede rin through Facebook and Twitter. Samantala, kasama pa rin natin siyempre ang ating mga guests dito sa studio.
sina Dr. Nene Guevara ng Movement for Good Governance at si Ginoong Ferdy Gaite. Oh, at papakinggan nila itong report na to para makapag-react din sila kung ano nga ba ang nangyayari ngayon. So nag-overheat daw ang mga Picos machine sa Pampanga at eto kasama natin live si Christine Roque. Christine. Paolo, ito ngang nagkaroon ng aberya dito sa presinto dito sa Lubao Central Elementary School dahil naantala dahil sa nasirang Picos machine. Pero nilinaw naman ng Smartmatic na hindi nag-breakdown ang kanilang Picos kundi nagkaroon lamang ng paper jam. Ang nangyari ay tinawag kaagad nitong BEI, ang Smartmatic technician, para ayusin itong Picos machine. Ang ginawa nila ay nireset lamang nila itong makina at tinanggal sandali mula dun sa ballot box. At mayroon silang print na ER para makita na kung nag-zero ba or tumuloy pa rin doon sa 198 votes na nakast kanina. So itong Smartmatic ay nireset muna nila itong makina at nung nakita nga nila na 198 pa rin ang votes na nakast doon sa makina, ipinagpatuloy na nila itong botohan doon sa naturang presinto. Nagtagal itong antala nito, siguro mga almost 10 minutes din. Ano? At hindi naman ito nag-cause ng anumang gulo dito sa naturang presinto dahil alam na ng mga BEI kung anong kailangan nilang gawin. Naging medyo mailap nga lang sila sa media dahil dito sa naging aberya na nakita nila. Ang balota, in-explain din nila ito sa mga poll watchers na itong last ballot na nakount ay pumasok pa rin sa makina at ang ginawa nila, tinanggal muna nila itong Picos at pinasok, hindi na nila finid doon sa Picos kundi diretso na nilang ihinulog doon sa ballot box itong last ballot na nakast doon nga sa Picos. At sa mga panghuling pangyayari ngayon ay hindi naman sa nagkakagulo pero maraming umiinit na din ang ulo dahil sa haba ng pila dito sa loob ng Lubao Central Elementary School. Alam nyo, sa sobrang init dito, kaunting ihip lang ng hangin parang biyaya na dahil ganun katindi ang init dito sa Lubao. At ito nga nagiging aberya dito ay dahil parang dalawang pila ang pinipilahan nila. Una, hanapin nila ang kanilang pangalan sa voters list. Pagkatapos, kailangan nilang pumila para makapasok dun sa isang holding area. Pagdating nila sa holding area, magsasign pa sila ng bagong name at pagkatapos nun, maghihintay sila dun. At ngayon, mula dun sa presinto, ay tatawagin yung pangalan. So, ibig sabihin, magtitingin na naman.